So, yun na po yung ating lumpia. Ito po, yung makikita nyo yung dark brown, ito yung deep fried. At ito yung light brown, ito po yung air fried. So, hello po sa inyo. Ngayon, magluluto tayo ng lumpiang Shanghai or pork spring rolls. At ang una natin step, magpakulo ng tubig. 1 liter na tubig at lagyan natin ng 2 teaspoon na asin. Fine salt. So, bakit po? Para i-parboil natin yung ating pork. Or yung ating giniling na baboy, no? Ang benefits po niyan, mamaya pag na-parboil natin, faster frying time, mas mabilis yung ating pagpiprito at magiging mas malinis din yung ating mantika na pwedeng i-reuse. At especially, gusto natin makatipid ng mantika, hindi ba? Ang pangatlong benefit po niya, napakahalaga, lalo yung para maluto, matiyak natin na luto talaga yung baboy bago kainin. Kasi especially pork, kailangan lutong-luto po siya para maiwasan natin yung tapeworm, salmonella, at iba pa. Kasi pagka-half cook ang pork, napakadelikado po. So, yan ang dahilan kaya natin ipaparboil ang ating ground pork. So, hintayin po natin kumulo, saka natin nilalagay ang ating giniling. Yan po, kumukulo na. Yung ating pagtitimplahan, lagay na po natin yung ating ground pork. Hindi po natin siya pakukuluan na matagal. Half cook lang para hindi mawala yung flavor niya. Boil lang natin hanggang sa mawala na yung pagka-pink niya. Tapos, drain natin and palamigin. Bago natin timplahan at i-roll. So, dahil sinama po natin yung salt sa tubig, magiging pantay or even yung saltiness ng ating meat. Yan. Naalis lang natin yung pagka-pink and then turn it off. Patay na apoy and leave it like that for just 2 minutes. Cover. So, ito pa idadagdag natin sa ating lumpia. 1 cup ng carrots. Alisin natin yung juice. Gumamit ng cheesecloth or handkerchief na hindi nyo na ginagamit. Alisin yung katas para hindi magtubig yung ating giniling para sa lumpia. Katapos, pwede na natin isama sa ating giniling. Ayan. Dalhin natin. Pwede maglagay ng green onions if you like. Ano pa ilalagay ko? Mixture ng ground black pepper, 1 teaspoon. 2 teaspoon ng garlic powder. 2 teaspoon ng onion powder. Mix well. Ikalat natin para balanse yung timpla. Bago natin ilagay yung mga wet ingredients. This process ensures even flavor. So ilagay na natin yung ibang pantimpla natin. 1 tablespoon oyster sauce. One tablespoon mayonnaise. 2 tablespoon ng cornstarch. Optional lang yung cornstarch kasi maglalagay naman tayo ng egg. 1 large egg. And also optional, 1 tablespoon sesame oil to add aroma and flavor. Mix together. At nahalo na natin mabuti. It's ready for wrapping. Yun ang benefit po ng parboiling natin. Isa pa, hindi siya mag-aamoy maanggo. Even if you cannot finish everything right away and keep it in the freezer, it's not gonna be smelly. Like a porky smell.
po. Ready to wrap na ang ating lumpia. Let's prepare the wrap. Okay, i-wrap na po natin ang ating lumpia. Gamit tayo ng 2 tablespoon bawat piraso. Wrapan natin. Kayo bahala kung gaano kahaba niyo gusto o kaniit. Pero ako po, gusto ko ganito lang. Dahil hindi naman po siya pambenta. This is for family consumption. Ayan, seal na po siya. Lagyan natin dun. Next. At spring roll wrap. Kayo po bahala kung anong brand gusto nyo. Mas gusto ko lang itong square. Kasi itong brand na to is higher quality po. Kaya gusto ko siya. Hanggang sa mahirap natin sila lahat. O, diba? Mukhang special. Hindi mukhang mumurahin ang ating lumpia. Hindi nakakayang ihanda. Ating egg white para mag-seal. Ay, naparami. Ayan po. Hanggang sa maibalot natin siyang lahat. Ayan po. 2 tablespoons ng meat. Every roll, nakagawa po tayo ng 15 rolls sa ating 1 pound or 454 grams ng ground pork. Luto na po tayo. Pero syempre, hindi kayo luluto lahat. Hindi namin kayo ubusin. I-re-reprise ko yung iba for future needs. Okay, magprito na po tayo. Magprito na po tayo. Painit lang natin yung ating kawali sa medium fire ng mga 30 seconds bago natin ilagay ang ating mantika. Mainit na po ang ating kawali, kaya ilagay na po natin ating mantika. At hintayin din natin uminit yung ating mantika bago tayo magprito. Ayan. Magastos sa mantika ang lumpia. Kaya kailangan natin mag-reuse. Ayan, mainit na po yung ating mantika at kadalasan yung first batch na susunog, no? Premature cooking. Para maiwasan yon, ganito po gawin. Ayan. Pagsalang muna ng iba. Ito yung wrap. Para ma-absorb nyo yung extra heat, hindi mapipremature cook yung ating first batch. At pwede rin natin papakinyan dahil crispy yan. Alisin natin. Pwede na po tayo magsarang ating lumpia. Mabilis po itong maluluto dahil na-parboiled na natin yung ating giniling. Kung magpapansin niyo po, hindi masyadong dudumi yung ating mantika. At magagamit natin ng multiple times. Palamigin lang at ilagay sa malinis na container. Tamang ganyan, subukan ko kaya mag-air fry. Mag-compare natin kung may pagkakaiba yung ating air fry na lumpia sa deep fry na lumpia. Mabilis maluto. Okay na po yan. Lagyan natin sa strainer para tumulo yung ilong mantika.
next batch. So, anin po yung ating i-deep fry, dalawang piraso ay lulutuin ko sa air fryer. Ito na po, ganyan po kabilis ating frying time. Ngayon naman, hinintay natin maluto yung ating ina-air fried na lumpia. Prepare natin. So, yun na po yung ating lumpia. Ito po, yung makikita nyo yung dark brown, ito yung deep fried. At ito yung light brown, ito po yung air fried. So, may option po tayo kung gusto nyo deep fried or air fried. Pero may pagkakaiba kaya yung lasa. Tingnan po natin. Masyado pang mainit. Hindi ko magkailangan. Tingnan po natin. Saglit lang pong pinirito pero lutong-luto sa loob. Safe to eat. Let's enjoy. Eh, yung air fried. Yung air fried po, mas mainit sa loob. I mean, mas mainit siya talaga hawakan. Pareho din po, halos walang pagkakaiba yung lasa. So, for healthier option, walang oil, air frying will be better. Kainin natin kasama nito. Ulog! May kasamang lettuce. Pag sinubukan niyo po itong luto ko, tiyak magugustuhan niyo. Bye-bye! Thank you for watching. See you sa susunod na cooking video ko. Please like, share, and subscribe to my channel. Thank you po. At ayan po, makikita nyo, malinis po yung ating mantika. Pwede nating i-reuse para sa susunod na pagluluto ng lumpia or any other dish na pwede nyong gamitin. Pritong isda, pritong manok, or anything. That's the benefit of parboiling. Ayan po. We save on cooking oil.